Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan natin ang isang kwento ng pag-ibig ni na Silvia at Roberto. Ang kwento na siyang bubuo sa bawat araw natin. Ating tunghayan ang 7th kabanata ng kwentong pinamagatang na Bighaning Puso. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Natagpuan na lamang ni Silvia ang sarili na nasa kaliwa siya ni Roberto na nakaupo sa kabisera ng dining table. Simpleng hapunan ang inihain dito ni Manang Talia. Sinigang na bangus, breaded pork chop at chop suey na kinain din nila kanina. Ipinagtimpla naman siya ni Manang Talia ng kape bago sila iniwan ang matanda sa dining room. Nang mapagsolo sila ay muli na namang bumalik ang tumaatikabong kabog ng kanyang puso. Inabala na lamang niyang sarili sa paghahalo ng kape niya. Pinilit niyang kalmahin ang sarili sa harap ni Roberto. Their conversation went well. Sinabi niyang may kanya-kanyang music piece na pinapraktis ang kambal at mahusay na mga ito sa piano. May alam na rin ang mga ito sa paggigitara. Hindi na niya sinabi ang sikretong sinabi sa kanya ng kambal, kaya porsigido ang mga itong maging mahusay sa pagtugtog ng piano. Gusto raw ng mga ito na mag-present kay Roberto sa Christmas Eve bilang regalo. They have the initiative to learn. Medyo hinahaluan ko na rin ng voice lessons. That's good, anito. She looked away. Bakit hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Roberto? Natatakot ba siyang may mabasa ito sa kanyang mga mata? Nang sa wakas ay matapos sa pagkain si Roberto, ay lumabas na sila sa driveway. Naroon na rin ang Nissan pickup nito. Nang sakay na siya sa inuunahan ng pickup at nasa driver's seat na si Roberto, ay saka siya nagsalita. Nakakahiya naman sa iyo, aniya nang i-start nito ang ignition ng kotse. Nilingon siya nito. Bakit? Pagod ka? Kailangan mo pa akong ihatid. That's okay. Extra services naman ang ibinibigay mo sa kambal. Hindi niya napigilang mga pangiti. Naalala na naman niya ang sinabi ni Donna at Dina sa kanya kanina. Pero kailanman ay hindi niya maaaring sabihin kay Roberto ang sikretong iyon. Pwede ko namang dalhin na ang kotse ko, pero hindi na ako makaabala kay Leo o sa iyo. Okay na ang kotse ko. Nilungon siya nito. No need, baka itirik ka na naman ng kotse mo. Hindi na siguro. Iniba nito ang usapan. Your family, how are they? Nagulat siya sa tanong nito. Bakit? Nagtatanong lang ako. Umuuwi ka every Saturday afternoon, hindi ba? Oo, gusto kasi ni Daddy kumpleto kami sa pamilya kapag weekends. Pati mga pamangkin ko umuuwi sa bahay namin kaya masaya. Dumingon uli ito sa kanya. Napatitig ito sa kanya. Kumabog ang kanyang puso sa titig na iyon. Bakit? Hindi ka ba masaya sa pamilya mo? You have smart and adorable twins. He showed a sardonic smile. Kahit hindi mo aminin, alam kong alam mo na ang istorya ng buhay ko. Nakita ni Sylvie ang lungkot sa mga mata ni Roberto. Magiging sinungaling ako kapag sinabi kong wala. Pero kaunti lang ang nalalaman ko. Like, nag-alangan siya. It's okay. Tell me what you know about me. You need to be happy, Roberto. Tumawa ito ng pagak. You didn't answer my question. Porke ba hindi ako palaging tumatawa? Hindi na ako masaya? Sabi mo nga, you have 2 adorable kids. They are my life. Sa kanila umiikot ang mundo ko. Wala ka na bang balak mag-asawa? Biglang lumingon si Roberto sa kanya. Hindi ito sumagot. Ibinaling uli niya ang atensyon sa pagmamaneho. Gusto niyang pagsisihan ang pagiging taklesa niya. Pero huli na para bawiin ang kanyang tanong. Sorry ha, masyado akong usisera. It's okay. Lahat naman nagtatanong sa akin ng ganyan. Hindi lang ikaw.
Huminga ito ng malalim. I don't want to get involved with a woman and marry para lang makumpleto ang pamilya ko. Kailanman hindi na kami magiging kumpleto. Ramdam niya ang pait sa boses ni Roberto. Hinayaan lang niya kung magpapatuloy ito ng pagkukwento o titigil na. Okay lang sa kanya. To her surprise, Roberto continued. Mas mabagal ang pagmamaneho nito sa pagkakataong iyon. What happened to me was very painful. Mahinang sabi nito. Nakatingin lang si Silvia kay Roberto. Napansin niya na humigpit ang pagkakahawak nito sa manibela. May isang bahagi ng kanyang puso na nagsasabing gusto na niya itong pitigilin sa pagkukwento dahil ayaw niya itong makikitang nahihirapan, pero mas malaki ang pagnanais niya na makilala si Roberto ng lubusan. Matagal-tagal na niyang inaasam na magkausap sila ni Roberto ng seryosohan. Never in her wildest dream that it would happen right now. Kung ganoon kabagal magmaneho si Roberto, 20 hanggang 30 minuto pa ang tatakbuhin nila bago nila makarating sa apartment. Ang higit na hindi niya mapaniwalaan ay mga sumunod na kwento ni Roberto. Jasmine was only 18 when she was got pregnant. Ours was not a serious relationship. I had never been serious in any relationship, but when she got pregnant, pinanindigan ko ang responsibilidad. I learned to love her. I married her in the States. Ayaw niyang magpakasal pero pinilit ko siya dahil ayokong maging bastardo ang magiging anak ko at dahil mahal ko na siya. We got married in New York. Siya ang may gusto na sa Amerika kami magpakasal. Kahit bata pa siya, I tried to understand her moods. I wanted our marriage to work. I wanted it to last. Kapag nagagalit siya sa akin, nagtatangka siyang ipa-abort ang baby namin. When she learned that we were going to have twins, lalo siyang nagalit sa mundo. Hindi raw iyon ang buhay na gusto niya. After giving birth, she went back to her lifestyle. Ni hindi ko siya nakita nag-alaga ng mga anak namin. Hanggang sa basta na lang siya umalis, nalaman ko na lang na sumama siya sa ibang lalaki. Ang natanggap ko na lang ay divorce papers galing sa kanya. I was shattered. Parang gumuho ang mundo ko. Lalo pat iniwan niya sa akin ang mga anak namin. Napating bagang ito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na may ina na kayang tiisin ang kanyang mga anak. She met an accident in the States and was in coma for 2 months bago siya namatay. Halos hindi siya humihinga habang nagkukwento si Roberto. Nilingon uli siya nito. Kaya yung tanong mo kung hindi na ba ako mag-aasawa, mahirap sagutin. Mas gusto ko na ang tahimik na buhay rito sa Santa Monica. Dito ko gustong makalimot, pero hindi ganoon kadaling lumimot. Natutuhan ko na rin tanggapin ang lahat para sa kapakanan ng mga anak ko. Gusto kong maging tahimik at maganda ang paglaki ng aking mga anak. Malayo sa gulo ng Cavite, kaya ibinenta ko ang negosyo ko roon kahit malago na iyon. Tumango-tango siya. Lumunok muna siya at bumutong hininga bago nagsalita. Maswerte si Jasmine dahil minahal ito ni Roberto. I understand. Pero siguro naman alam mo rin na hindi lahat ng ina ay kagaya ni Jasmine. Maybe she had her own reason why she did that. Sa pagkakaalam ko, majority of women, mothers in particular, would do everything for their children. She has a product of a broken family. And she was raised in the States, kaya iba talaga ang perception niya sa buhay. Inakala ko noon na minahal din niya ako, pero hindi pala. She was young, so then all she wanted was fun. Nang umalis siya, ilang buwan din para akong mababaliw, pero pinilit kong magpakatatag para kay Nadine at Don. That's so nice of you. Hayagang papuri niya na totoo naman sa kanyang puso. Nakita ko kung gaano ka-explat, Mari, ang pagiging tatay mo sa mga anak mo. Hindi rin lahat ng ama ay responsable. Marami akong kilalang ama na responsable, pero hindi kasintindi ng pagmamahal mo sa mga anak mo ang sa kanila.
Nakita niyang bahagyang kumibot ang mga labi ni Roberto. Hindi na uli ito nagsalita. Hanggang sa nakarating sila sa tapat ng gate ng apartment, ay tahimik silang dalawa. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. "Salamat sa paghatid mo sa akin," aniya. "Baka gusto mo munang pumasok para magkape." Bahagyang umiti ito. Malalim na ang gabi. "Alam kong may pasok ka pa bukas ng umaga. Next time na lang." Tumango siya. Akmang bubuksan na niya ang pinto nang maramdaman niya ang paghawak ni Roberto sa kaliwang kamay niya. Nagdulot ng animo laksa-laksang daloy ng kuryente sa kanyang kalamnan at kaibuturan. Naipatingin siya sa kamay niyang hawak bago sa mukha nito. Nakatitig ito sa kanya. Una ay sa mga mata niya ito nakatingin. Pagkatapos ay bumaba iyon sa kanyang mga labi. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Things were happening too fast. Was he going to kiss her? Pinigilan niya ang sariling mapapikit. He was not going to kiss her. It was just her presumption that Roberto was going to kiss her. Masyado siyang ilusyonada. Tinanggal ni Roberto ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Saka siya uli tinitigan sa mga mata. Thanks. For what? I'm being paid for tutoring your twins. Sa pakikinig mo sa akin, you're the first woman that I confided to beside from my mother. Noong namatay ang mama ko 2 years ago, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Siya lang kasi ang napaghihingahan ko ng problema. Mas naunang namatay sa kanya ang papa ko. Alam ng mga taga rito sa Santa Monica ang tungkol sa buhay ko, pero hindi nila alam ang lahat-lahat. Siya ang tatatayan ko, kaya minsan ay nakakapagkwento ako sa kanya, pero hindi pa rin kumpleto ang kwento ko sa kanya. I'm glad na pinagkatiwalaan mo ako. Ngumiti ito, hindi ko nga rin alam kung bakit. Titig na titig ito sa kanya. Muling sumasal ang tibok ng kanyang puso. Parang hindi na niya kayang tagalan ang nangyayari. Kung gusto nitong magtapat sa kanya, hindi pa siya handa. Baka mabaliw siya dahil palagi niyang ini-imagine na mayroong bagay iyon. Bahagya niyang ipinilig ang kanyang ulo. Nagpe-presume na naman siya. Nagtanggal siya ng bara sa lalamunan bago nagsalita. Baka masyado ka ng gabihin pabalik sa farm. Bababa na ako. Ngumiti uli ito. Oo nga, sige. I'll see you again. Binuksan niya ang pinto ng kotse pero bago siya tuluyang pumasok sa gate ay may sinabi pa sa siya. Roberto, kung hindi ka mo ikagagalit, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Narinig ko kasi minsan na nag-uusap ang kambal. Namimiss na raw nilang makasama ka ng matagal-tagal. Palagi ka raw kasing busy. Huminga si Roberto ng malalim. I'm guilty about that. Pero babawi ako kapag maluwag na ang schedule ko. Maybe next week, pwede ko na uli silang pagtuunan ng pansin. That's good. Siguradong matutuwa ang mga bata. Thanks again. For what? For your concern. Salamat din na ngayong wala akong masyadong panahon sa mga anak ko. Nariyan ka para sa kanila. You came at the right time in their life, in our life. Makahulugang pahayag ni Roberto habang nakatitig sa kanya. Pakiramdam ni Silvia ay nagkanda buhol-buhol ang kanyang paghinga. Hindi siya makahagilap ng salita para sagutin ang sinabi ni Roberto. I really have to go. He started the engine. Good night, Silvia. Lumunok siya. Good night, Jack, aniya. Ingat, I will. Inihatid ni Silvia ng tanaw ang kotse ni Roberto hanggang sa mawala na iyon sa kanyang paningin. Nanatili pa siya sa labas ng gate ng ilang sandali bago pumasok. Habang naglalakad siya papasok sa compound ay para siyang idinuduyan sa alapaap. Hanggang ng mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Ibinalik niya sa alaala ang mga napag-usapan nila magmula ng samahan niya ito sa dining room hanggang sa ihatid siya nito sa apartment. Nang buksan niyang pinto ng kanyang unit at inion ang daylight lamp ay para pa rin siyang nananaginip. Pabagsak na umupo siya sa supa. Pumikit siya ng matagal. Saka paimpit na sumigaw maya-maya. Para kasing sasabog ang dibdib niya.
Gusto niyang tawagan ang Ate Ellen niya para i-share ang kanyang nararamdamang kaligayahan, pero kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Baka ma-prempt ang iniisip niya. Baka naman hindi totoo ang nararamdaman niyang may gustong ipahiwatig sa kanya si Roberto. Baka nagkakamali lang siya. Habang nakahiga siya sa kama ay lalo siyang naging restless. Alam niyang mahihirapan na naman siyang makatulog sa gabing iyon. Dito po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng ating kwento.